Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipaggawa kayo ng masarap na pastillas. Ito po ay simpleng-simple lang itong gawin, pero marami po sa atin ang hindi nakakaalam kung paano ito gawin. Ngayon po, gagawa po tayo ngayon ng tatlong flavor na pastillas. Una po yung pastillas de leche, ube pastillas, at buko pandan pastillas na nakikita po natin sa mga grocery, sa mall. Hindi po ba mukhang napakasarap kainin pagka medyo makulay sa ating mga mata? Umpisahan na po natin ang paggawa. Narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Milk powder, condensed, at ito pong ating pang-coating, white sugar. Para naman po sa ating flavoring, gagamit po tayo ng ube flavor. Karaniwan po kasi talagang ang gagamitin natin, meron po kasing condensed na may ube flavor. Pero wala po talaga akong nabiling available, kaya pwede din naman po itong ube flavor at buko pandan flavoring. Pisahan na po natin. Ngayon po, yun pong kumpletong sangkap sa bawat flavor na aking gagawin ay makikita nyo po sa dulo ng aking video. Okay? Ngayon, para po muna sa ating pastillas de leche, ayan, gagamit po tayo ng 1 cup na powder milk. Yung pong powder milk, kung pangkain lang po naman natin, syempre, yun na pong masarap yung ating pipiliin. Pero meron naman pong nabibili na mura lang. Pero kung pangkain lang po naman, ayan, maglalagay po tayo ng 1/3 cup na condensed. Ayan. Napakasimple lang po. Ayan. Hahaluin lang po natin hanggang sa mag-mix yung inilagay nating mga ingredient. Ngayon po, kung medyo po nabasa yung inyong pinaghalong milk powder saka condensed, pwede naman po yung dagdagan ng powder milk hanggang sa matimpla. Ayan. Ngayon, kung sa tansyon nyo naman po, parang dry yung inyong ginagawa, pwede nyo naman pong dagdagan ng condensed hanggang sa makuha nyo yung tamang timpla ng dough. Ayan, ganyan lang po. Ayan, itimplahin lang po natin. Ayan, mamasahin lang po natin to ng mga siguro 30 seconds lang. At okay na po. At tama-tama lang po yung 1/3 cup na ating condensed. Okay na po ito. Ayan, okay na po ito. Tingnan na po natin. Ayan, ganyan lang po. Okay. Ayan, di po ba napakadali lang? Ganyan lang po. Yun pong ginagamit kong pansukat, pwede naman po, 1 teaspoon to ito, pero pwede na din pong hindi ako gumamit kasi pangkain lang, tansya ko na po eh. Ayan, tatapusin lang po natin yung aking
pagbibilog at isusunod ko na po yung ubi flavor. Ngayon po, natapos ko na po itong classic pastillas. Nahutal po ako. Marami din pong nagawa sa isang cup. Ngayon po, umpisahan ko naman po yung pandan flavor. Ganyan din po, same lang din po yung ating gagamitin. Kamukha sa ginawa ko sa classic pastillas, 1 cup na powder milk. At 1/3 cup na milk ay condensed. Ngayon po sa buko pandan flavor, ito po ilalagay po natin ng 1/3 cup na condensed. Ayan, ganyan lang po. Ngayon, liligan po natin ng pandan flavor. Ayan, talaga pong mas madali kung meron kayong mabibiling gatas na pandan flavor. Ayan, ganyan lang po. Maganda din naman po itong flavoring na to kasi po talaga naman pong lasang-lasa din po yung pandan. Lalo po yung ubi flavor, talaga naman pong lasang-lasa din po. Okay. Tapos na po natin. Kamukha din po nung una. Ayan, wala pong pinag-iba. Yun din po. Paulit-ulit lang po natin gagawin. Ayan, same lang po yung gagawin natin. Hahaluin lang po natin uli hanggang sa mag-mix po yung ating inilagay na mga ingredient. Ayan, ganyan lang po. Napakabango po. Ayan. Ayan. Mix lang po ulit natin. Kamukha nung ginawa ko kanina. Mga 30 seconds. Ayan. Ngayon po, na-mix ko na po. Bibilugin na po ulit natin. Napakadali lang pong gawin. Ayan, ganyan lang po ulit. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Ulit lang po ng ginawa ko kanina. Tatapusin ko lang po itong igulong lahat sa sugar at uumpisahan na po natin ng ubi flavor. Napakasimple po. Ayan, simpleng-simple lang pong gawin. Ganyan lang po. Ngayon, natapos ko na din pong bilugin tong buko pandan flavor. Ayan na po, na-coating na po natin. Uumpisahan na po natin ang last na ube flavor. Same lang po, 1 cup. Ayan, ang 1/3 cup na condensed at ang ating ube flavor. Ayan. Ayan, napakabango po talaga nitong ube flavor. Ubing-ubi po talaga yung kanyang lasa. Ayan. Ganun po ulit. Lahat po, same lang po lahat. Ayan, mix po ulit. Halo-halo lang. Kamukha ng ginawa ko nung una hanggang mag-mix yung ating dalawang flavor. Ayan. Gagamitan po ulit natin na
ito po, kailangan po talaga nakagwantes tayo kasi kakainin na po kasi ito. Hindi na po ito dadaan sa apoy. Kaya kailangan po talaga nakagwantes. Nakagloves tayo. Ayan, okay na po. Magbibilog po ulit tayo. Kamukha ng naunang dalawa. Ayan, bilog-bilog lang. Kaganda. Ayan, tamang-tama po ito. Kesa bibili kayo, napakasimple lang po namang gawin. Masisihan pa po yung mga anak nyo dahil masarap po yung makakain nilang pastillas. Ayan. Tatapusin ko lang po lahat to at ready na po ito. Ngayon po, okay na po itong ating masarap na pastillas. Ito pong apo ko yung patitikimin ko. Alam nyo naman po ako, basta usaping gatas, hindi ako mahilig. Pero sigurado ko pong napakasarap ko. Tikim na, anong what color ang gusto mo? Okay. Yellow. Okay, yellow. I'll try the milk candy na, babe. I'll try the milk candy. What's na. The taste? What's the taste? Wow! So yummy? Sabihin mo masarap, yummy. Sabihin mo yummy, yummy. Yummy! Shy na naman. Shy na naman. Okay na po, ito po ganito pag tubikim at masyashay na siya pagkaraan. Yummy ba? So yummy? Okay! Heto na po ang ating finished product. Kung nagustuhan nyo, ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na magugustuhan sigurado ng mga anak nyo. Napakasimple lang pong gawin. Bubus!